basta yun na po ang lahat. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Sabay-sabay. Biba poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay unang Biyernes sa buwan ng Nobyembre. Ating pinararangalan ang kanyang kamahal-mahalang puso, bukal ng mabathalang awa. Ipagdasal po natin ang kaligtasan ng lahat ng mga naglalakbay, silang galing sa bakasyon, silang mga nasa bakasyon pa, ang lahat ng mga nurses, mga customs brokers, at ang lahat ng mga magbo-board exam sa mga susunod na araw. Ang kagalingan ng mga may sakit at ang pagtatagumpay ng kapayapaan sa buong daigdig. Kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan at pasasalamat, ipagkatiwala rin natin sa Diyos maging ang ating kasalanan upang mapasa atin ang kanyang nag-uumapaw na kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ni Jesus na iyong anak, ang krus at kamatayan. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban, ay magpaging dapat nawang aming kamtindin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo sa katotohanan na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Anupat mamatamising kong ako'y sumpain na kaysa mawalay kay Kristo
alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nilang maliwanag na tanda ng pagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipa ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siyang maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong katapatan ay walang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iahahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.
Gandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po at tayo'y naririto ngayong unang Biyernes ng Nobyembre sa kabila ng patuloy nating pagbabakasyon, halos isang linggo simula pa last week. Palakpakan po natin ang Panginoon sa biyaya ng pamamahinga, sa biyaya na makapiling ang ating mga mahal sa buhay, silang mga buhay pa at mga yumaon na. At lalo tigit ang biyaya na makapiling muli ang Panginoon ngayong unang Biyernes sa buwan ng Nobyembre. Sa ating pong Ebanghelyo, narinig natin ang araw ng pamamahinga kung saan the day of the Sabbath day. Ito ay araw ng pangilin sa mga Hudyo. At sila po'y inaasahan na hindi kikilos, hindi gagalaw sa araw ng pamamahinga. Tulad ng kanilang paniniwala ayon sa turo ng kanilang relihiyon, Judaismo, na ang Panginoon sa ikapitong araw ay namahinga. Yun ho ang kanilang pananampalataya. Ngunit kapansin-pansin, sa tuwing araw po ng pamamahinga, ang Panginoong Hesus, ang poong Nazareno, kumikilos, gumagawa, gumagalaw. Siya ba'y nananadya sa tingin niyo? Is he against their practice of religion? He is not a Catholic, he is a Jew. No, hindi ko Katoliko ang poong Nazareno. Siya ho'y Hudyo. At bilang Hudyo, nakatatak po sa kanilang pagkatao ang turong Judaismo na sa araw ng pamamahinga, walang gagalaw, walang magtatrabaho, status quo, in a way. Ngunit bakit ang Panginoon sa tuwing araw ng pamamahinga ay laging may ganap? Di nyo yung napansin? Siya'y sinubukan, inanyayahan, siya'y hindi nagpasubali, pinaunlakan. He was very accommodating, very accepting. He could have refused. Pwede sana siyang tumanggi, di ba? Pero pinaunlakan niya ang paanyaya sa kanya. At hindi lang yun. Nang may lumapit na taong namamanas, pwede naman niyang ipinagsawalang bahala, hindi pinansin, dinedma. Pero minarapat niya na ito'y bigyan ng atensyon at pagalingin. Sa katotohanan nga po, wala namang sinabi yung taong manas. Hindi siya nagsalita. Humarap lang siya sa Panginoon. No? Ang sabi ho sa kultura ng mga Hudyo, pag araw daw ng pamamahinga, bukas ang lahat ng tahanan upang ang mga taong naglalakbay makapasok upang sumilong at makapahinga. May kagustuhan ba itong taong manas na siya'y gumaling o sadyang humarap lang siya sa Panginoon para magpahinga? Pero ang kagandahang dapat nating makita, ang poong Hesus Nazareno na ang nagkusa. Nagkusang ibigay ang kagalingan sa taong manas. Kaya kung makikita natin sa Ebanghelyo, nag-uumapaw ang kagandahang loob ng poong Nazareno sa pagkukusa, sa pagpapaunlak. Kahit bawal, pinaunlakan niya ang mga kababayan niyang Hudyo na sa isang pagsasalo. Pinaunlakan niya, di niya tinanggihan, di niya tinaboy ang taong manas na humarap sa kanya. Pinagaling ito at pinayao. Mga pagkilos ng poong Nazareno na nagpapahiwatig sa atin ng kanyang nag-uumapaw na kagandahang loob. At sana ito ho lagi ang ating pakatatandaan sa pagharap natin sa Panginoon. Ngayon na tayo ho'y nandirito, pwede ba nating hayaang siya ang magpasya kung anong makabubuti para sa atin? Kadalasan po tayo kasi
dinidiktahan na natin ang Diyos. Lord, ito gusto ko. Lord, ito sana ang mangyari. Lord, ito nawa ang maganap. Marunong pa tayo sa Diyos. Pasensya na ho, ha? Kadalasan ganyan ho tayo eh. At pag hindi napagbigyan ng Diyos, hindi pinaunlakan ng Diyos ang ating kahilingan at pakiusap, sumasama ang loob natin sa Kanya. Nagtatampo. Di na nagsisimba. Nag-iibang relihiyon. Sana maliho ako. Pero yan ho ang basa ko sa marami sa ating mga deboto at mga Katoliko. Nakadalasan, pinangungunahan na natin ng Diyos sa kagandahang loob at kabutihang nais niyang ibigay sa atin. Kaya ba nating tularan yun hong taong manas na basta humarap lang? Humarap lang sa harapan ng paol na poon at hinayaan ng Diyos ang nagpasya, nagdesisyon kung anong ibibigay at anong gagawin niya para sa taong ito. Alam ko hong mahirap ito. Tayo ay mga taong abala. Maraming pinagkakabalahan at maraming gustong tapusin sa maghapon. We are always on the go. We are always on the move. Difficult for us to wait. Difficult for us to be silent. But very basic, napaka-basic ho sa ating pananampalataya. Ang humarap sa Diyos at manahimik. At hayaan ang Diyos ang magpakilala sa Kanyang pagka-Diyos sa atin. Na tayo, haharap lang sa Kanya in the rawness of our experiences, in the rawness of our human life. Kung ano yung ating pinagdadaanan, kung ako'y malungkot, malungkot akong haharap. Ako'y gutom na haharap sa Panginoon. Ako'y napapagod, lupaypay na matutulog, diyan, nakaupo, hanggang sa makatulog. Walang sinasabi, walang ipinakikiusap, tahimik na nakatingin sa Panginoon. Kaya ho ba natin to? Sa totoo lang ho, this is a higher form of praying. Ang mas elementary ho, fundamental is, yun ang marami tayong sinasabi, may binabasa. Limitado, constricted yung ating isipan doon sa ating binabasa at sinasabi. Pwede ba nating hayaan na ang Diyos naman ang mangusap? Tahimik lang tayo. Walang kibo. Nakatingin sa Kanya. Naghihintay. Sa tingin ko, ito ang mas maganda at malalim na pagharap sa Panginoon. Hinahayaan siya ang magpasya kung anong ibig at nais niya para sa atin. Siya na nakababasa ng ating iniisip, siya na nakakarinig ng ating saloobin at damdamin, siya na nakararamdam ng ating pinagdadaanan. Di na natin kailangan pang magsalita. Di na kailangan natin pang magsumbong. Basa tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Panginoon. At siya ang higit na nakababatid at nakakaalam kung anong nararapat at nauukol para sa atin. Higit pa sa ating hangarin. Pagkakalimutan, di ba ho, nabanggit ko na ito sa inyo, but it's good to refresh our minds. The Russian maxim, man proposes, but God disposes. Ngunit ho, ngayon mas malalim, haharap lang tayo sa Diyos, tahimik, nakatingin sa Kanya, umaasa, naghihintay. Nagtitiwala, alam ng Diyos ang pinagdadaanan ko. Alam niya kung anong makabubuti sa akin. Alam niya at ibibigay niya ang nararapat sa akin. Sana ho umabot tayo sa ganitong antas ng pananampalataya. Nang sa gayon, tunay nating maramdaman na ang Diyos
ang may hawak ng ating buhay. Siya ang Diyos na nagpapasa ng ating krus at siya rin ang maghahatid sa atin sa kabutihan at kinabukasang higit pa sa ating hangad at inaasahan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan at ang ating tugon. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at iisi ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy nating ipagdasal ang lahat ng mga pharmacists, midwives, nurses at mga customs broker na naghahanda para sa kanilang board exams sa mga susunod na araw. Basbasan mo rin po ang lahat ng mga naghahanap trabaho, ang kaligtasan ng lahat ng mga naglalakbay, silang mga nasa bakasyon, silang mga papunta sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Magtagumpay nawa ang kapayapaan sa panig ng mga bansang may hidwaan. Maligtas nawa ang mga inosenteng buhay at ang mga mamamayan at magtagumpay nawa ang pangdaigdigang kaayusan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng kaayusan, kapayapaan, lalong-lalo na sa bawat barangay matapos ang halalan. Magtulungan nawa ang lahat, hindi dahil sa katungkulan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. At para sa lahat ng may kaarawan ngayong buwang ito ng Nobyembre, basbasa mo po ang lahat nilang mga hangarin, pagsisikap at hinihingi sa buhay. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
Sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga personal at pamilyang pangangailangan. O Diyos, Amang makapangyarihan, Ikaw ang Panginoong higit ang kaalaman at karunungan sa aming lahat. Nababasa mo ang aming iniisip, naririnig mo ang bawat pintig ng aming puso. Kilala mo kami. Pakinggan mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob ang nauukol para sa amin, ayon sa iyong kalooban at sa magandang hangarin. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan kasama ng lahat nating mga intensyon, mga taong ipinagdarasal, lalong-lalo na silang mga yumauna, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon, ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. May sinunod ng lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus na iligtas mo kami, tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At malingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Virgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, si San Martin de Porres na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang magkakapatid sa iisang Panginoon, sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
Binibigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa Hiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Ating pagsaluhan ang bigay niyang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiludan lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nakadarama at nakababatid ng makabubuti at nararapat sa bawat isa. Minarapat niya maging tinapay sa nagugutom, inumin sa nauuhaw. Diyos para sa ating mga tao. Mapalad tayong lahat na sa Kanya'y lalapit upang tumanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at tugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mahal na Poong
Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster at Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor at ng Pambansang Dambanan ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid natin higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna, maraming salamat po sa inyong suporta. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, Lunes hanggang Webes at Sabado. May karagdagang discount sa mga bulk orders. At available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Mari kayong kumuha malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan na Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Sulitin na ho natin ang mga paalala. Bukas po ay first Saturday of the month of November at tinding pong parangalan ang kalinis-linisang puso ng ating mahal na ina si Maria. At huwag po tayong mag-atubili o magdalawang isip kahit po na isulat na natin ang mga pangalan ng mga yumao, muli ho nating tangkilikin ang mga All Souls envelope. Di lamang po dito sa ating simbahan, ang Pambansang Dambana ng Poong Nazareno, sa iba't ibang simbahan kung meron pong meron pa ring All Souls envelope upang sa iba't ibang lugar ang mga kaluluwang yumao ay sama-samang mababasbasan sa buong buwan ng Nobyembre. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Atin pong ipagdasal ang lahat ng mga yumao, lalong-lalo na ang mga pangalang ating isinulat dito po sa ating All Souls envelope sa tumba ng ating simbahan. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwang dinadalisay pa sa purgatorio.
Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio ng pagdadalisay at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa kalangitan. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Amen. Lagi ho nating dinadasal ang Abaginong Maria. At baka di ho natin napapansin sa katapusan ng panalangin ito. At huwag mo kaming at lagi and pray for us sinners now and at the hour of our death. Ipanalangin mo kami sa oras ng aming kamatayan. Kaya't di pa man ho tayo nawawala, ipagdasal po natin sa mahal na ina silang mga nauna na. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sabay-sabay, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they all rest in peace. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin pong baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng kanilang mga ipinagdadasal, kasama na ang mga yumaong aming ginugunita ngayong buong buwan ng Nobyembre. At nawa ang pagbabasbas na ito ang magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na Ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at manatili sa piling ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Happy weekend po sa ating lahat. Sabay-sabay nating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inibintuho ka namin. Hangal mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, di nararangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesús Nazareno, di nararangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati